Number 5. At ayan. Ayan. Icarus Eternal mga Lodi. Ganyan sila kadami. So ayan. At ayun na nga. So may free games muna sila habang tinatapos ang download. May ganito. At may ganyan. So ayan, unang class hula ko swordsman or warrior. Basta nasa ganon. At ayan, so kada class may tatlong elements or jobs. At ayan, archer or ranger. Oh my! So pangatlo naman ayan mage yata. And pang-apat ayan, parang assassin. Mabilisan diretso pangalan na kaagad. So ayan. At ayan na nga, so may mga gabay siya sa pagpindut-pindut, so yung user interface niya ay parang Lineage 2M. So pagdating sa camera ayan. Malaya tayong makaka-zoom in at ikot-ikot at may auto-quest auto-pathing din dito mga lads. Ang graphics niya maganda naman. So ito itsura ng kanyang menu, hulaan nyo na lang. May lumabas naman pag pinindot ko sa kapwa. So ayan na nga mga lads, so may auto-attack siya. Di ko matandaan basta biglang lumabas itong mga halimaw at nang pindot ko ay ayan. Bigla akong nag-transform. Nani? Sa mga masasakyan ayan, madami tayong mapagpipilian at kontento na din ako sa kabayong binigay nila na may pakpak kahit hindi naman lumilipad. Ayan, madami din silang mga pet. So sa gameplay ayan, mayroon siyang mga puzzle gameplays at sa skills naman ay hindi ako sigurado if manual ba ito. Kasi normal attack lang ang auto at yung skill ay pinipindot ko pa. So ayun na nga, bahala na kayo dito mga Lodi at download link lang po nito sa description. So ayan, watch out sa mga pinakamatitikas nating mga Lodi diyan. Madaming salamat po mga pre. Number 4. At ayan. Abyes. Isang mabigat na MMO mula Korea. Lods, maganda ito. Oh, di ba maganda? Ay putek, grabe ang gaganda talaga. So ayan yung pangatlo, ewan ko kung ano ito. May bola-bola siya. At ang pang-apat. Maliit na babae na may kanyon. At ayan ang panglima natin itong may palakol. Magandang umaga. So ayan, at gender lock po ito pero mayaman naman siya sa character customization. Oh f**k, I can't believe you've done this. Mayroon pa siyang set ABC para sa outfit. At madami pang iba. So ayan. At ayan na nga, so sinalubong tayo ng magandang cinematic. So ayan na nga, may auto quest pindot-pindot ka agad mga lads, so ayun na nga. OMG, so cute naman, pwede ma-zoom in at maikot-ikot. So dito na tayo sa labas ayan, may auto quest auto pathing. Ayan, mayroon din silang pet system dito. Dito naman sa menu ay kinalikot ko at ayan, mayroon silang rankings sa PvP at iba pa. So may PvP siya mga lads. So kahit hindi mo siya maintindihan ay nandyan naman ang gabay sa pindot-pindot at baka matuto ka pa mag-Korean. So sa gameplay mga Lodi ayan, mayroon siyang auto-attack auto-skills, tapos mayroon pa siyang tatlong button sa taas para sa screen lock at switch target. So dito nakakumpol mga players dahil may dungeon dito na kung saan ay apat kayo na pwede magka-party. In my case, wala tayong nakasama kaya ayan mga bot na lang na pet ang magiging kasama natin. Number 3. At ayan. Grand Fantasia Reborn. MMO mula China. Mayroon siyang mga siyam na mga servers. At ayan, at unang class nila dito ay itong may espada. So ayan nga pala, mayroon siyang mga dalawang uri ng jobs kada class. Ayan. At ang pangalawa naman ay itong babaeng sorcerer or mage. Pangatlo ayan si Kuyang Namamana. Archer.
Tapos itong panghuli nilang class ay di ko ma-identify kung anong klase. At ayan, so pinili ko na yung mage. At mayroon silang simpleng customization para sa character nila at gender lock sila. At ayan, tapos may customization na kaagad sila sa pet nila. So ayun na nga. So ayan mga lods, mayroon siyang zoom in pero hindi natin siya naiikot-ikot. Akala ninyo ganyan ang gameplay talaga niyan. Diyan kayo nagkakamali pero gusto ko itong ganitong itsura kasi malinis siya. Tapos ayan, may ganito siya, parang ultimate attack niya. So madami klase ng ganyan na baraha. So sa umpisa wala pa siyang auto attack. So pindutin na natin mga lods. So ayun na nga, okay na din, maganda naman. So ito na mga lods yung itsura niya talaga pag nasa open world map na. Present si Auto Quest, Auto Path Thing. Tapos ito ang lumalabas pag pinipindot ko sa ibang character. View info at invite sa party. At ang cute-cute naman ang libreng mount nila dito. Next naman may ganito pa siya. May racing pa mga lods. Bye, have a great time! May pahabol pa mga lods, ayan may taniman. So good news din dito mga lods, at nasubukan natin yung kanilang PvP. So sa mga level 15 or 20 ay pwede ka na makasubok neto. Number 2. Ayan, revelation. So putya ang bigat nito mga lods. So ayan na. At mayroon silang mga limang classes dito, mayroong may non-gender lock at may class din na fixed gender lang at mayroon ding adult size or lowly. So ito ay may pagkahawig sa laro na Dragon Raja. At sagana din ito sa character customization. Wonderful. So ayan. Okay, so tulad nga doon sa Dragon Raja mga lods, nandyan ang auto quest, auto pindut-pindut. At ayan mga lods, ang ganda talaga pag naka-zoom in. Tapos mayroon din siyang picture-picture. At ayan ang lupit, pwede ka pa mag-gitara. Ang astig o makatutuhanang pagpapalit ng damit. Ayan may talon-talon. So sa gameplay mga lodi ayan. Marami talaga siyang pagkakaparehas sa Dragon Raja. So ipapakita ko na lang ang gameplay sa inyo, kulang kasi oras natin. Sigurado madaming pang ibang mga features sa laro na ito tulad sa Dragon Raja. Chinese lang kasi siya kaya hindi natin makalkal. So ayun na nga, download link lang po sa description. At ayan number 1 mga boss, Eternal Legends. So ayan na nga. Ayan may dalawa siyang class, una tong Fireblade lalaki at sunod itong Frostblade babae. Fixed gender lang. Tapos dalawang naka-podlock pa. So ayan, at ayun na nga, hindi na uso ang customization. Mayroon siyang mahiwagang auto quest, auto path thing at fixed camera view mga lods, hindi lang yan. Mayroon din ditong VIP investment. So baka balak din ninyo mag-invest dito. Ayan ang lalabas pag tinutok mo sa kapwa. Hindi ka natalo sa investment mo dito, ayan madaming guild. Tapos may libre ka pang pakpak, tapos may kabayo ka pa. Oh diba? Pero ito mga lods, seryoso may PK siya. Kaso nga lang sa piling mapa lang siya pwede. Pero at least meron. Tapos madami kang kalaro dito sa world boss nila. So ayan mga lods. Sana kahit papaano may naidulot na kaunting kahalagahan ng video na ito sa inyong buhay. Madaming salamat po sa panunood. See you ulit bukas.